ang Aurora po ay isang napakalawak na teritoryo ng paglilingkod para po sa ating pong Panginoon. Isang mapagpalang pagkakataon po sa inyo lahat, mga ginigilo nating mga kapatid. Sa ngalan po ng Central Luzon Conference, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Baredo Jr., Area 1 Chairman dito po sa lalawigan ng Aurora. Ang Aurora po ay patuloy pong lumalago ang gawaing paglilingkod dito po sa ating lalawigan sa pakikipagtulungan at pagtatalaga ng ating mga leaders sa iglesia sa bawat distrito at ganun din ng ating mga kapwa manggagawa. Ang Aurora po ay isang napakalawak na teritoryo ng paglilingkod para po sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung titingnan po natin, ito po ay meron pong 235,750 na mga populasyon. At binubuo po ito ng 151 na mga barangays na kinasasakupan ng 8 mga malalaking munisipyo dito po sa ating pong lalawigan. At kung titingnan natin sa kabuuan ng ating mga kapatiran dito po sa lalawigan na ito, ay meron pong 2,951 na mga kaanib sa iglesia. Ang ating pong mga organized na mga iglesia dito po sa lalawigan ito ay meron pong 21 na mga organized church, mga kapatid. At meron pong 2 na mga companies at meron pong 19 na mga mission groups. Kung titingnan natin mga kaibigan at mga kapatid, ganito po kalawak ang pangangailangan ng gawain dito po sa lugar na ito. Kaya naman sa bahagi ng ating pong programa ng I Will Go Plant a Church ay matutunghayan po natin ang ilan sa mga kapatid na nagtalaga ng kanilang mga sarili upang tumugon sa panawagan ng gawain na I Will Go Plant a Church 100. Panoorin po natin sila. Pastor Fernando Mislos ng South Aurora District. Ang amin pong distrito ay mayroon pong 2 church planting site. At isa nga po dito ay yung Barangay de Kildit na kinabibilangan ng Maria Aurora. Ang Maria Aurora po ay mayroong 40 barangays na kung saan ay halos karamihan ay wala pa pong Adventist. At ito nga po ang isang project ng aming area, ng aming distrito, ang de Kildit. Sapagkat ito yung pinakamalapit sa San Luis na aming distrito, na kung saan ay merong mahigit 2,000 na mga mamamayan na hindi pa naabot ng salita ng Panginoon. Subalit dahil sa kanyang kabutihan, ay ginamit po yung ating area at ang distrito ng South Aurora para maabot po ang barangay na ito. At ngayon nga po ay meron na po tayo ditong church at ang church na ito po ay meron pong halos 20 na pong na miyembro na tinatawag po nating mission group. Sa tulong at biyaya niya ay balang araw ay mas darami pa ang miyembro at sa tulong ng Panginoon ay magiging company ang mission group na ito. Ang gawain po dito ay lumalago dahil ang ginagawa po namin ay ang bawat church ng distrito ay may ini-assign po kami na pumupunta tuwing Sabado nang sa gayon ay makatulong sa paglago ng spiritual leadership ng mga kapatid na bagong baptized sa lugar na ito. At alam niyo po mga kapatid ay malaking tulong po ang gawaing church planting sa aking ministry sapagkat sa magitan po nito lumalago ang aking spiritual sapagkat nakikita ko po yung paglago din ng mga kapatid na bagong baptized. At sa leadership naman po ay dahil po dito ay nakakatulong ako sa mga elders na magturo sa kanila na magtungo dito sa mission group nang sa gayon ay lalong lumago ang gawain po dito sa Maria Aurora. Ako po si Brother Ramon Pabilio, kasalukuyang head elder ng Bakong SDA Church at sa kasalukuyan ay pangulo rin ng Layman's Association dito sa South Aurora. Naging bahagi po tayo ng Dikildit SDA Church kung saan ay nagpasimula ito taong 2012. Nagpanukala po tayo na magkaroon ng isang kapilya o bahay-sambahan dito sa Dikildit nang sa gayon ay maraming mga tao ang maabot para po sa kanilang pananampalataya. At hindi lamang po sa ganung paraan, sa tulong po ng mga
pastor ay nagsagawa po tayo ng pangangaral at maraming mga tao ang nakarinig ng pabalita. Nag-request din po tayo para magkaroon po ng medical mission. At nakakatuwa po, hindi lamang miminsan isinagawa ang krusada, kundi sa tulong ng ibang mga estudyante, nag-doubt din po tayo rito ng Voice of Youth para nasa ganun maabot po ang kanilang mga pangailangan, lalong higit sa kanilang pananampalataya. At sa amin bilang mga layman dito po sa South Aurora, pinanukala na din po namin at sa kasulukan na isinasagawa namin para po mapataas ang antas ng kanilang pananampalataya, lalong higit ng ating mga kapatid dito, ay amin pong sinisikap na sila ay maabot sa pamagitan ng pagdalaw tuwing Sabado at mapaglingkuran sila upang sa gayon ay mapalakas po ang kanilang pananampalataya. Sa ganung karanasan ay hindi lamang po sila ang lumalakas sa pananampalataya, mga kapatid, kundi mas lalong higit po ang inyong lingkod, dahil sa patuloy pong paglilingkod mas lalo pong na-develop ang ating pananampalataya at mas lalong tumaas. So sa atin po bilang mga lingkod ng ating Panginoon, nawa patuloy po nating maisagawa ito at ang aming mithiin mas lalo pa pong mapaunlad ang pananampalataya ng mga kapatid dito sa Dikilit at maraming mga kapatid pa ang maabot at mapahatiran ng pabalita ng kaligtasan upang mahanda rin si kalong pagbabalik ng ating Panginoon. So, sa ganyang kadahilanan at sa ganong kalagayan, tayo po ay masaya sa paglilingkod habang tayo ay narito sa ating lugar. Ay, nung ano kasi, mayroong mission dyan sa barangay namin. May mga nagpamigay pa ng mga regalo, yung pantren ba? Hindi ako kasali sa mga ganon. Hindi ako niyayaya, talagang hindi ako niyayaya. Basta, andun lang ako sa bahay, nagkakayos na ganyan. Tapos, sabi nung apo ko, lola, kasama ka daw dyan. Tapos, nung ano na, yung bang nag-ano sila ng 5 araw na alas 6 ng gabi hanggang alas 8, sila brother ano. Tapos, ang guest nila si Brother Garanza saka si Brother Kyle Gandale. Tapos yun, dumadalo kami. Sige, nagyayaya ako. Ayun, ganun lang. Tapos nung ano na, tuwing Sabado na, dumadalo na ako doon sa may barangay hall namin. Share-share kami minsan. Ako nagdadala ng merienda, minsan sila, ganun lang naman. At ano nga, sa Panginoon naman yan. Tapos na ganyan, eh parang ano ako doon. Parang naaasiwa ba ako doon sa rest house namin na maliit doon. Ay minsan simula brother, sila nakatayo, sila. Kami lang ang nakaupo, pag nag-aawit, parang ang sikip-sikip. Tapos ang dami mga bata, mga nag-aaral. Ganun sabi ko, may lupa naman ako yung anak ko na daming damo. Baka pwede natin linisan, tapos doon tayo. Tingnan nga natin. Sabi naman nila, ay di kumboy kami pumunta dito. Sabi nila, ay maganda, pwede. Sabi ni Pastor Noel, na sabi niya gano'n eh. Actually, naghahanap kami talaga ng site na bibilhin na pagpapatayuan ng church. Ay Pastor, sabi kong gano'n, ito ay binibenta ng anak ko. Sabi kong gano'n, yun na, binalik-balikan na ako na gano'n. Gano'n lang po, ako na-involved dyan sa Sabbath ni Adventi. Talagang in-offer ko talaga ito. Kasi bakante lang naman, wala namang ano. Ayun ay mapapakinabangan sa Lord, stick to one commitment. Di ba? Sabi ni Kyle, yun ang natandaan ko, stick to one. Sa Panginoon, hindi sa kung saan-saan. Ako nga po pala si Brother Romel M. Abogadji. Ako po ay head elder ng iglesia po ng Dipakulaw Seventh-day Adventist Church. Nung kami po ay nanukala sa iglesia, maging sa district din, ito pong Barangay Bayabas ay isa po siya na nakasama sa mga church planting site na napag-usapan. Napag-usapan din po namin na itong lugar po ng Bayabas ang magiging sentro din po ng atin pong magiging pangangaral. Kasama na rin po yung atin pong tinatawag na ACS at meron po tayong programa doon na Adapt a Barangay. Kaya ang naging recipient po noon ay ito pong Barangay Bayabas ang pinakaunang-una. Kasama po noon, nagkaroon po tayo ng mga branch Sabbath School. Tuwing Sabado ng hapon tayo, nagdadalaw-dalaw sa mga pwede po nating maging mga interest. At kasama din po yung mga programa natin, pong Voice of Youth, Global Youth Day pala, ay dito rin po natin dinala. Nagbigay po tayo ng mga para sa community pantry, mga gulay, mga pagkain, mga damit. So, natuwa po yung mga taong barangay. At patuloy po na tayo po ay nagdadalaw sa mga bahay-bahay. Kaya nakilala po yung Adventist dito po sa Barangay Bayabas. Personally sa akin, bilang young elder po, ay talagang napakalaking tulong din po ang naibigay sa akin nitong gawain na ito. Kasi po, nakita ko po yung commitment. Talagang God first po talaga. Kasi kung wala pong ganun kalalim na commitment, ay
hindi ka po magtiyaga na magbahay-bahay, magdalaw-dalaw. Kaya yung commitment po ay na-develop. So kasama din po, nakita ko po sa iglesia po namin, yun pong kanilang unity ay talagang tumaas. So sa ganung kaparaanan po ay talagang samantalang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, natutulungan din po tayo na mag-grow lalo sa atin pong mga paglilingkod at mga pananampalataya. Atin pong nasaksihan ang pagpapahayag ng kagandahan ng loob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapatid at mga manggagawa na patuloy pong nakibahagi sa paglawak ng gawain dito po sa ating pong kinasasakupan. Kaya naman mga kapatid, sa paglunsad po patuloy ng paglago ng gawain ng ating conference, sama-sama po tayong sumulong para sa programa ng I Will Go Plant a Church. Pahintulutan niyo po kung basahin ko ang aklat po ng mga gawa, Kapitulo 20, talatang 24, na ito po ang nakasaad sa binabanggit ni Apostol Pablo. Dadapot, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat mga kapatid, handa po ba kayong humayo para sa gawain ng ating Panginoon, katulad ng ating mga kapatid na nagtalaga upang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon? Humayo at sabihin, I will go. I will go. I will go. I will go. We will go. I will go. Plant a church. 100.